The new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello, everybody, and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. I'm Abby, and I'm streaming live from Antipolo City. Good afternoon, and welcome to Alopecia Talk on TNC. This is a Flip Music exclusive. Pinanganak na merong kondisyon na di normal. Buhok ko'y di ko naranasan at tumubong natural. Laging tinatanong ano, sanhi, bakit sa may kapal ang kalagayang ganito, hanggang kailan magtatagal? Marami ang nangungudya dahil ikaw ay iba. Ang iyong itsura ay hindi normal sa kanilang mata. Sa tuwing sila'y tumitingin, laging merong paghuhusga. Kahit hindi nila alam ang kalagayang meron ka, minsan napapaisip at gusto na laging magtago upang hindi makita at sa tao ako'y malayo. Sanay na laging mag-isa at sa sulok ay iiyak. Meron pa bang pag-asa yun ng aking di ko matiyak? Pinanghinaan ng loob, kumpiyansa ko ay nawala. Mukhang matapang lang pero yun ang hindi nyo halata. Mula nung bata, merong sagot na gustong matanto. Buhok ko ba'y tutubo rin normal na gaya ng sanyo? O Diyos ko, salamin sa aking harapan. Kwarto kahit isang salamin na ultimo, sarili ay hindi na kayang tumingin. Mga nalagas na buhok sa tuwing aking dadamputin, mata ko'y papatak na lang at di alam ang gagawin. Ito ba'y isang bagay na sakin? Itinanikala ang humaling para sakin ay isa lang bang himala? Para kong kinulong at halos ay wala kong magawa. Nahihirapan pero ito ang sakin itinakda. Kailangan kong maging matapang, loob ko ay tibayan. Ngayon ang magulang ko na tumatak saking isipan. Nakbuhok lang yan, isang mababa ang uring diferensya. Mahina klaseng tinatawag nilang alopecia. Na konting pasensya, lahat to'y pagsubok lang sa'yo. Pakita mo ang tapang na kaya mong lagpasan ito. Kami suporta, tandaang sa laban di nag-iisa. Ang panlabas mo na anyo ay di samin mahalaga. Mahal salamin, kita. Salamin, salamin sa aking harapan. Bakit ako? Kailangan bang pagdaanan pa? Mga sakit at hirap dahil ako'y iba. Baka wala ng iyong isipan. Lahat ng to ay may dahilan. Mas matatag, mas malakas. Hamo ang susi ng iyong kalayaan. Salamin, salamin sa aking harapan. Yeah.
Good afternoon, everybody, to all our viewers. Welcome to Alopecia Talk and belated Happy Valentine sa inyo. Grabe, buwan ng pagmamahal at pag-ibig. And we're so happy that you're able to spend today with us here on Alopecia Talk. Alam niyo naman po dito sa TNC and sa Alopecia Philippines, every day is love day. So we are glad that you're here. Before we begin the show, I would like to say hi to everybody watching. Hello po, ayan, nakikita ko ang inyong mga comments. Please share the live so more people could join us. Mag-like kayo, mag-comment. If you have questions for me and our guest later, huwag kayong mahihiya. Comment lang kayo sa baba. Hello to Sitio Asistio at Alopecia Philippines. Nanonood sila ngayon. Ayun, I could see Madonna Garrido. Hi, Miss Abby. Sabi ni Joanna. Hi, Miss Abby. And Coach Ellen. Nanonood din. Hindi natin siya makakasama for today. Ngunit alam naman natin na hindi nawawala pagdating sa Alopecia Talk si Coach Ellen Perez. Kaya andyan siya sa comment section, nanonood siya with us. And to everybody watching, again, if you have anything to share or insights regarding our topic for today, i-comment nyo lang po sa baba dahil very interesting ang ating pag-uusapan. Di ba po, pag sinabing Love Month or Valentine's Day, iniisip parate, sinong kadate mo? Kasama mo ba ang iyong boyfriend, ang iyong husband? But today, we will be talking about something na sobrang importante kasi hindi tayo makakapagbigay ng pagmamahal kung syempre hindi natin mahal ang ating sarili. So we're gonna be talking about self-love and alopecia. And our guest for this afternoon is one of the board members of Alopecia Philippines. Meron po siyang kondisyon na alopecia areata kung saan ang mga, kumbaga ang ulo niya, nababawasan ng patchy-patchy ng buhok. So yun po ang isang case ng alopecia. Let us hear her story of acceptance as she learned to embrace herself with the hair loss disease. From being ashamed of her baldness, she has completely shaved her head live online to show the world that she is not defined by any condition. Di ba? Nakakahiya minsan, di natin alam kung paano tayo tatanggapin ng ibang tao. Kung tayo ay walang buhok, tayo ay nakakalbo. Pero si Jelaine, ang guest natin today, ginawa yon live in public sa social media. At makikita natin yan maya-maya at makakapanayam natin siya ngayon sa ating episode ng Alopecia Talk, a woman of courage, beauty, and inspiration, Jelaine Regala. Hi, Jelaine! Hello! Good afternoon, Miss Abby. Good afternoon to all Alopecia Philippines member and officers. Good afternoon also sa mga viewers po natin. Ayan. Gustong-gusto ko talaga yung vibe ni Jelaine pag nagsasalita. Parang punong-puno ng confidence. And ang pag-uusapan natin today is actually hindi doon nagsimula ang iyong story, ano? Dati medyo mahihain ka at hindi mo alam kung paano mo ipapakita sa mga tao ang iyong kondisyon. So, background muna, brief story. Paano ba nagsimula ang iyong alopecia? Yung alopecia ko po, I think, it's a inborn alopecia. 6 months old pa lang ako. Sabi ng mother ko, nawalan na talaga ako lahat ng buhok. And growing up, sobrang nipis lang talaga ng hair ko. Yeah. And then, high school yon, I have a bald spot na nakita ka ng mga friends ko na until now, hindi na talaga siya tinubuan ng buhok. Mm-hmm. So, as in, buong buhay mo halos may alopecia ka bale. Yes po. Mm-mm. Sige, tignan natin, Jelaine, yung ilang mga pictures na meron tayo kung ano ang naging kalagayan ng iyong ulo nung ikaw ay nagkaroon ng alopecia. Ayan, so hindi talaga siya pantay. Alopecia areata, nagkaroon ba ng time na buong ulo mo din wala, pilik mata, kilay? Head lang po, yung pilik mata and kilay is okay naman po. Mm-hmm. So, if ganyan yung itsura ng ulo mo before because of alopecia, ano yung naging, kumbaga, coping mo or paano mo hinahandle yung sarili mo? Lalo na kung may mga nakikita ka, syempre, may mga comments yung mga tao or may mga nasasabi sila about it. Actually, Ate Abby, hindi talaga naging madali mag-cope na may alopecia ka, hiding all sa mga scarf sa head, hiding sa mga wigs, ganyan. Ang hirap makihalubilo sa mga tao na thinking na baka hilain na lang bigla yung hair mo. Yun din yung fear ko dati. Kasi syempre, pag meron kang tinatago, yung pinaka-malalang fear mo is makita ng ibang tao yon. So, syempre, hindi natin alam. Minsan mahangin or kaya minsan may mga nagbubuli sa'yo. Pagtitripan ka, ikaw na-experience mo ba yon? Na intentionally nila, kumbaga, tinatanggal yung mga scarf mo, yung mga sombrero mo?
Yes, during 2019. Mm-hmm. Pero in terms of bullying, was it something na naapektuhan ka to the point na bumaba talaga yung self-esteem mo? Of course, to the point. At some point? Yeah. It's 2015 nung nag-take ako ng mga pampakalma talaga kasi talagang sobrang baba ng low self-esteem level ko. As in, ayokong nakikihalubilo. Hiding lang talaga ako more on sa room. Tapos, I had a panic attack kasi sobrang stressed and depressed. That was in ano, no? Mula sa paaralan, ganyan ka na rin, no? Mm-hmm. So, paano nung nag-transition ka na as an adult, tapos kailangan mo nang humanap ng trabaho? How did it affect you also? Ang hirap kasi yung iba talagang questioning sila na baka cancer yan, baka malala yung situation mo, paano ka namin i-accept dito? Yung ganong mga question is parang hirap. Ang hirap talaga. Mm-hmm. Paano mo yun na ano? Did you have to explain? Kunyari when you have work, ini-intro mo ba sa kanila na meron akong ganitong condition? Kailangan talaga ng mahaba-habang explanation sa kanila kasi a lot of people hindi pa talaga sila aware by that time sa mga conditions ng alopecia. Yeah. But for the people around you, your family, your friends, how do they take it? Actually, Ate Abby, growing up, parang naisip ko, if I cannot accept myself, paano din ako tatanggapin ng mga tao sa paligid ko? Mm-hmm. So, big thing lang na yung family ko is naging supportive sila sa akin, even the friends. Yun talaga yung naging number one, no? Kasi in my journey, I realize, even if yung mga tao na hindi ko kakilala, pinagtitripan ako or nabubully ako, ang pinaka-importante is your support system. Yung people around you, sila ba supportado ka through your journey. Nagkaroon nga ng time, sila pa yung nang-aaway minsan na sa mga tao na may mga nasasabi sa akin. Sa'yo ba nangyari na rin ba yun? Yes. Meron nga talagang mga taong sila pa yung napapaaway during na pag naglalakad kami sa daan, may mambubuli. Sila talaga yung magiging tagapagtanggol ko. So when it comes naman to ano, kasi syempre, well, ako, I could say na napagdaanan ko yun, lalo na ikaw, mula bata ka hanggang sa lumaki ka. Syempre, paano pagdating sa, sabi mo, medyo nahihiya ka pa, nade-depress ka, sa sarili mo pa lang yon, sa pagtanggap sa sarili mo. When it came to being in a relationship, kunyari nung mga time na nagkakaroon ka na ng crush, gusto mo magkaroon ng boyfriend, ano yung mga tumatakbo sa isip mo nun? Parang mas nauna yung wag na lang kasi parang paano ba ako tatanggapin nito, matatanggap ba ako nito, ganyan. Hindi lang para sa kanya, syempre, pag pumasok talaga sa relationship, nandiyan na din yung family, especially yung family kaya niya, paano din ako tatanggapin. Ang daming what if saan natin. Grabe, no? No, I totally understand kasi before, sa mga nanonood po, meron din po kasi akong alopecia mula 4 years old ako. So, isa yun sa mga pinaka-iniisip ko, paano ako magkakaroon kunwari ng boyfriend or ng asawa? Kaya-kaya niya akong tanggapin kahit kalbo ako, kahit wala akong buhok. And I'm so happy kasi ikaw, more than anything, more than what other people would say, and mamaya makikita natin yung video, ikaw umabot dun sa point na natanggap mo na yung sarili mo ng buong buo. Paano ka nag-transition dun from being depressed and being ashamed of your alopecia to being in front of people, being bald, shaving your head, TikTok queen ka pa, di ba? Pinapakita mo sa mga tao na meron kang alopecia. Ano yung naging turning point sa'yo para i-embrace mo yung condition mo? On that point, meron kasing time talaga, Miss Abby, na though yung support system ko talaga is napaka malaking bagay, like Alopecia Philippines, family, even all the church na mga members and all the pastors na ano, ang laking support system nila, pero iba talaga yung support ni Lord. Ano. So by that time na talagang nag-shave ako ng hair. Alam mo, ang tagal ko pa in front of mirror kasi kinu-question ko pa yung sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko na ba talagang harapin to? Until yun nga, dumating ako dun sa point na iku-question ko talaga sa sarili ko. Gusto ko ng pagtanggap sa ibang tao pero ako mismo hindi ko matanggap yung sarili ko. Gusto ko ng pagmamahal sa ibang tao pero ako hindi ko kayang mahalin yung sarili ko. Hindi ko kayang ipakita yung tunay na ako. So from that, parang sabi ko, kailangan kong palayain yung sarili ko. Napakalaking bagay yun na ikaw yung nagdesisyon para sa sarili mo. Kasi
totoo yun eh. Minsan, more than what other people make us feel, tayo yung gumagawa ng kumbaga rehas sa sarili nating pag-iisip, sa sarili nating pananaw, sa sarili, sa ating pagkatao, sa ating itsura. So with you to be able to say na ikaw yung nagpalaya sa sarili mo, that's very admirable. And parang pinag-uusapan na natin ngayon, dapat mamaya pa natin panonoodin yung video. Pero Derek, I think it's about time that before we continue our discussion, we already see kung ano ang act of bravery and courage na ginawa ni Jelaine. Sa mga nanonood po sa social media, ito lang po, background. Hindi niya pinapakita sa mga tao kung ano yung itsura ng kanyang ulo. Tapos biglang nag-decision siya, i-shave ko yung aking buong ulo on social media. So let's watch that video, let's check it out para mas maintindihan din ng mga viewers natin kung ano ang ating pinag-uusapan. Here's Jelaine Regala. Honestly po, yung anak ko nga po ay nasa ako. Sabi niya, Mami, para kang si Joker. Pero heto po eh. I think the best way talaga na matanggap mo yung ano is tanggapin mo muna yung sarili mo kung ano nangyayari. So, it would not be too hard for you to do the things that you wanted to do. So, hayan na po siya. Tatry po natin siyang i-shave maya-maya. See? Kung makikita niyo po, sobrang kapal po dito ng buhok ko. Kasi po, bagong tubo po yan eh. Doing this po para magpasikat or ano. Gusto ko lang po maging aware po yung ibang taong about alopecia po. Kasi yung iba po akala po nila may bald spot po sila is ini-ignore po nila. So please po, kung hindi po normal ang paglalagas ng buhok ninyo everyday just like mga 50 to 100 yung paglalagas niya, as in hindi po normal katulad po ng dati, magpa-check up na po kayo para po maagapan. Huwag niyo pong ipagsawa ng bahala or ano pa man po. So, ayan po. Asan pa ba? Wow! Grabe naman, Jelaine. Nakaka-touch naman yung ginawa mo. Naiiyak ka ba nung video na yon? Kikita ko medyo yung nagkakrack yung voice mo kasi papahid kang ganun eh. Ano yung umaandral sa utak mo nung ginagawa mo yun in front of everybody? Umiiyak talaga ako noon, Ate Abby. Actually, wala yung family ko that time kasi yung family ko, ayaw nilang tanggalin ko na. So, parang iniwasan nga nilang mabuli ako. So, parang ako naman, parang pagod na ako magtago sa mga turbans, pagod na ako magtago sa mga wigs. Parang gusto ko lumabas, kaya umiiyak ako kasi nga, come to think na kapag lumabas ka ng bald, yung sasabihin ng ibang tao, not for you, but also for your family. Mm-hmm. Totoo yun. Pero nai-imagine ko din kung gaano ka nakakatakot yung experience. Kasi nung ginawa ko to noong 2012, hindi in front, nung shinave ko rin kasi yung ulo ko eh, bago ko sinulat ko yung beautiful, tas lumabas ako na may alopecia ako. Prior to that, ginawa ko yun with my friends. Tapos grabe na yung nervyos at saka yung, kumbaga, antagal kong pinanghawakan tong buhok na to, kahit kaperanggot lang yan, kailangan manatili siya sa ulo ko. Tapos ako na mismo yung magtatanggal. Diba? Eh, ikaw ginawa mo yun in front of hundreds of people watching you on social media. And alam ko, umabot din sa 5,000 views yung video na yan. Live mo siya ginagawa habang ginugupit mo at sinishave mo yung ulo mo. Nakikita mo yung mga comments ng mga tao. Ano yung reaction nila? Marami ang gulat, but most of them, sobrang nakakataba ng puso yung support na binigay nila, and even the messages na talagang napaka-strong mo, and a lot of people na nagsabi na, I am such an inspiration. Mm-hmm.
And I could really attest to that because you not just being a board member of Alopecia Philippines, matagal ka na rin sa grupo and alam ko na ang dami mo na rin natulungan at na-empower because of your story. Question lang about sa anak mo. Sabi mo, tinutukso ka niya nun, parang mami, para kang joker. Ano yung, paano mo tinatanggap yun pag naririnig mo yung ganun sa anak mo? And ano yung naging reaction niya nung nakita niya na, ay, tinanggal na lahat ni mami yung buhok niya? Good thing na sa anak ko is parang dahil growing up, pinapaliwanag ko sa kanya. Good thing na sabi niya, it's okay, mommy, you're still beautiful. Mm-hmm. Kaya lang may times talaga na siya talaga yung binubuli. Uh-huh. Minsan uuwi siya ng bahay, sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, sabi ng friends ko kasi, ano, alien ka daw kasi wala kang hair. Sabi ko lang sa kanila, yung hair mo kasi hinuhubad. Totoo naman, pag wig yeah, ba yan? Wearing wigs, yeah. I'm sure ano din, no? Ang hirap din ng ganun. Ang hirap, pag yung sarili mo, minsan masakit, oo, pero kinakaya mo for yourself. Ano yung nararamdaman mo bilang isang ina pag na, nung, like nung mga panahon na yon, naririnig mo yung kung paano naaapektuhan din yung anak mo because of your condition? Kung yung sa akin pa lang masakit na, so pagdating sa bata sobrang triple talaga yung sakit, but I have to stay strong na ipakita sa kanya, no, that's okay, kailangan mong i-deal ito with a brave heart kasi sobrang hirap ng sitwasyon, pero pagdating talaga sa bata kailangan mong ipakitang strong ka. Yeah, ang ganda nun. And sinabi mo nga, siya na yung mismong, kasi noon pa lang, noong bata siya, sinabi niya, hindi, tinatanggal lang ng mami ko yung buhok niya. Ngayon ba kaya niya nang mag-explain sa mga tao? Pag, kasi ngayon, well, we'll talk about your hair now kasi tumubo siya and it's really an inspiring story of hope. Pero nung wala ka pa talagang buhok, binibrief mo rin ba siya na, anak, ang sakit ko ay alopecia, para pag may mga nagtanong, tinuturuan mo rin siya? Yes po, alam niya. I'm glad na kaya niyang i-explain. That's good. And I think with dealing with conditions such as this, awareness talaga is key eh. Kasi parang even like me going through alopecia before, mas nasasaktan ako kapag hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung mga tao or paano ko i-explain. Kaya rin sila mapanghusga or pwede ka nilang mabully pag tripan kasi hindi rin nila naiintindihan. But even to our viewers, regardless if kunyari alopecia yan or meron kayong insecurity about yourself, minsan, like what Jelaine said, ikaw mismo yung magpapalaya sa sarili mo eh. Tapos yun din yung mararamdaman at ipoproject mo sa iyong kapwa. Kung ikaw, komportable kang pag-usapan na, ah, okay, meron akong alopecia. Tapos ikikwento mo yun sa mga tao, magiging komportable na rin sila doon sa bagay na yun. Diba? So, self-love, Valentine's. Gusto ko mamaya after the break natin pag-usapan ng iyong buhok. Pero ngayong Valentine's at araw ng mga puso, a quick message lang para sa mga taong medyo nahihirapan patanggapin yung kanilang sarili kung meron silang mga insecurity. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Ayun nga, for the people na parang, alam ko mahirap yung insecurities, mahirap palayain yung sarili, but you have to be brave enough to set yourself free. You have dapat magkaroon ka ng courage talaga para sa sarili mo. If you want to be accepted para sa ibang tao, kailangan talaga lumabas ka na, heto ako, tanggap ko yung sarili ko. From that, matatanggap ka rin ng mga tao sa paligid mo. From that, yung pinagkakait mo sa sarili mo is may experience mo siya kasi ikaw mismo nagsimula sa iyo yung mga bagay na yun. You have to set yourself free for all the sa lahat ng mga kinatatakutan mo. You have to face your fear to be strong enough na ipakita sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay na heto ako, kaya kong tanggapin yung sarili ko, kaya kong ipakita kung ano ako. And from that, ang acceptance ng mga tao, ang love ng mga tao, magsisimula yan. Came from you and spread to others po. Grabe naman, nakaka-inspire naman yung Jelaine. I'm so proud of you. Kasi kilala ko na po siya 10 years ago pa mula nung nagsimula yung grupo. And to be able to see you now, being so vocal about it and so brave about your story, sobrang
It's really empowering and inspiring, Jelaine. Makaka-chika pa natin si Jelaine mamaya sa mga viewers. Pero before that, basa lang tayo ng ilang mga comments na nandito. Ayan, andito si Coach Ellen, nanonood po siya kahit hindi natin siya kasama on air. Sabi ni Coach Ellen Perez, nakaka-inspire. Face your fear, sabi ni Coach Ellen. Nandito din si Miss A, Miss Apple Esplana Manansala, sabi niya, always inspiring to hear Alopecia stories. Thank you, Miss Apple, for supporting today's show. Sabi ni Rochelle de la Cruz, ni Manager Rochi from Sitio Asistio, yes, information dissemination is important. Naniniwala talaga kami dyan. Kasi kapag hindi naiintindihan ng ating kapwa yung pinagdadaanan natin, mabilis silang manghusga, to criticize or to be negative towards you. Ayan, sabi din ni Coach Ellen, I hope and pray someday bullying will stop, not just for alopecia but with others with autoimmune condition. That's really important, guys. Alam niyo, ang Alopecia Philippines po talagang tumututol sa bullying, and hindi kami nagkukulang po sa mga paalala at mga programa na nagsasabi na self-love is important, yes, but information and educating other people about what we're going through is just as important, kasi gusto natin mabawasan yung mga gantong case na nagkakaroon ng mga bullying. Ayan, may question tayo. Okay, sabi ni Coach Ellen, question po, relationship goals. May love life po kaya Miss Abby Asistio? Ay, grabe naman! Bakit biglang napasok? Kasi Valentine's episode ba ito? Ang masasabi ko lang, tulad ng sinabi ni Miss Jelaine, when it comes to relationships, hindi kayo makakapasok at makakapagbigay ng todo sa iyong kapwa kung walang pagmamahal para sa sarili. So, ang mga relationship, susunod yan, mga romantic relationship. But for now, the relationships that truly matter are the ones na nagsusupport sa inyo, ang inyong mga pamilya, ang mga kaibigan, at ang special someone, syempre, kapag nakahanap na kayo. O, wag na natin, Coach Ellen, pag-usapan ang live-life. Next time, yun ang episode natin. Ladies and gentlemen, our guest for today. Charot. Okay. Ayan, ang daming comments. Hello, Ate Jelaine, sabi ni Joanna. Okay, sige guys, sa mga nanonood, feel free to comment below kung meron kayong mga nais itanong kay Jelaine. Magbabalik tayo mamaya, and we're also gonna find out. Kanina nakita natin na wala na siya ng hair because of her alopecia. But now, meron na siyang mahaba at makapal na buhok. Pag-uusapan din natin yan. Feel free to comment, share the live. Let us know what you think. When we come back, more of Jelaine Regala here on Alopecia Talk. Salamin sa aking harapan, tanungin ang sarili pag basta. Oo, kakaiba. Anna, I'm falling. Hang on, hair. Anna, it comes with age, genetics, climate, and environment. Saan mo ba ang stress? Kapit lang. I won't brush it too much. Promise. Let me fall now. Use Novu hair. Like I did, it's got 19 natural ingredients that help grow back men and women's hair naturally. True. I won't leave you now. I know, right?
Greenfield District. Greenfield District. The future ready district. Home to Greenfield Tower. With its state-of-the-art fiber optic internet backbone, connectivity is built right into residences like Twin Oaks Place. 15 flourishing hectares right at the heart of Metro Manila, so that at work and at play, we can plant a future where dreams grow. Greenfield District, the future-ready district. The New Channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, and your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. You can watch live or on replay via Facebook or YouTube. Also, follow us on Instagram. Listen to us on Spotify and Apple Podcast. All you have to do is search hashtag TNC Now for sponsorships. Hashtag TNC Now. And for sponsorships, please email now at thenewchannel.com or send us a DM. Enjoy these life-changing shows because we made them fun for you. Okay. Grabe. Thank you again, TNC, for having Alopecia Talk on your channel. We're so blessed to be able to share our platform as Alopecia Philippines with all your viewers as well. And we are also blessed because this show is brought to you by Novu Hair, Nature's Answer to Hair Loss, ang ating topic para sa ngayong, sa araw na ito. And I would just want to share, meron na po silang women's variant, meron ng Novu Hair for Women. So same pa rin po, meron tayo nung shampoo, conditioner, and the very important topical scalp lotion. But saktong-sakto para sa ating mga kababaihan dahil meron na siyang ilang-ilang at kakaiba na ang kanyang fragrance. Napakabango. I used it last night and I'm so happy. And mas naging enjoyable ang aking paliligo, pag-shampoo at paglalagay ng Novu Hair because of this new variant. It is now available on different drugstores, Lazada, Shopee, Mercury Dogs, Watson's. Check it out, Novu Hair, Nature's Answer to Hair Loss. At sa mga nanonood sa atin, again, thank you for joining us for today's Alopecia Talk. Bago tayo magpatuloy and before we have Jelaine back, I would like to ask everybody watching today, since ang topic natin ay self-love, please comment below, what is one thing that you love about yourself? Oh, saktong-sakto for our self-love episode. I want to hear what you have to say. Comment below, what is one thing that you love about yourself? And hello sa mga bagong pasok. Hello to Miss Barbie and to Chloe. Hello, thank you so much for joining us today. At sabi ni Madonna Garrido, next time, loveliness, topic ni Abby. I love life. Love life daw ni Miss Abby. Tignan natin, baka for next Valentine's episode, yan ang ating topic. So ito na, let's bring her back in. Ladies and gentlemen, our guest for today, Jelaine. Ayan, napaka-inspiring at empowering ng pag-uusap natin ngayong araw na ito. But kanina, I was able to mention, ikaw ay nag-transition sa pagiging isang TikToker. Naging sobrang active ka at ang dami mong followers sa TikTok. Paano mo na simulan yon? Pati yung pagkaka-gain mo ng views, nagva-viral din yung mga videos mo. At ang pinaka, ang kakaiba doon ay hindi ka na nahihiya na gumawa ng mga dance trend, comedy videos ng kalbo ka noon. Paano ka nahilig doon at ano yung naging experience sa'yo putting yourself out there that way?
At first, Ate Abby, I tried na mag-TikTok nung bald ako. Actually, dun talaga ako nag-start nung kalbo ako. Nag-start talaga ako mag-TikTok. And a lot of people, may umabot ng million views doon na natutuwa sila sa akin. Not for my looks, kumbaga sa lakas ng loob ko na ipinapakita. And to follow yung love, message, and comments ng iba na yun nga, nagiging inspiration ako sa kanila, na natutulungan ko sila para magkaroon pa ng lakas ng loob, maging kung sino sila. From that, sabi ko, if I can make people happy and being inspiration sa kanila in that way, so why not na ipagpatuloy ko? Ang galing! At saka, di ba nag-viral ka na? Sobrang positive ba nung mga feedback ng mga tao? Ina-expect mo ba na magiging ganun? O before you put yourself out there, prepared ka rin kahit papano na, sige, baka mamaya may mga hindi magandang masabi yung mga tao. Ano yung, kumbaga, mindset mo nun? At first, nag-aalangan ako, pero prepared na ako. Parang kahit anong mabasa kong comments or masabi ng ibang tao, kung hindi man maganda yon, parang inano ko na sa isip ko, sa sarili ko, na ititurn ko yung mga negative comments into positive one to improve myself. Yeah. Ganda, ang galing. At saka, like what you said kanina, for sure malaking bagay para sa kanila na makakita ng isang tao na ini-embrace lang at ini-enjoy yung kanyang sarili. Kahit obvious na merong kunyaring pinagdadaanan or insecurity. Ikaw, ang mas importante yung strength, yung courage na pinakita mo. And yun yung positive na nabulot nila doon, at kaya rin sila natuwa sa iyo for sure. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagti-TikTok. Nagti-TikTok ka po ba? Pag may time. Pag may time. Oo. Pag may time na. Masaya-saya. Oo. But yeah, guys, follow her on TikTok na rin. Ano ang iyong TikTok para sa mga... It's Calbo. I think it's also Calbo Bebs pa rin. Calbo Bebs pa rin. Pero ngayon, sa mga content mo at ngayon kausap ka na namin, we could see ang haba na ng hair mo. Kailan bumalik ulit yan? And it's really a story of hope also to show everybody na yes, we have alopecia, pero may possibility pa rin na bumalik siya. Like yung sa'yo, ngayon long hair ka pa. Inexpect mo ba na, or hinuhope mo ba, pinagdadasal mo pa dati na bumalik siya as is? O masyado ka nang, kumbaga, sanay ka na, nakalbo ka na eh. So, okay lang kahit hindi bumalik. Ano yung naging experience na biglang tumubo siya ulit? Actually, parang sabi ko nga, tumubo siya o hindi, okay na ako eh. Kasi, ayun na eh, nakilala na ako dun sa wala akong buhok. So, parang naging okay na sa akin, with or without hair. Growing up yung hair ko, minsan nga naisipan ko pa siyang, parang mas komportable na ako dun sa wala akong buhok. Parang ganun, kasi nasanay parang ka na. Nasanay na ako, so parang medyo minsan irritable na I have a hair, pero at the end parang sabi ko nga there's still hope para sa lahat ng ano. Alam mo, yun nga, parang nag-start siyang tumubo since I think it's 2021. Pero hindi siya yung totally na ano. Mula bata ka, di ba? Mula bata. Mula ka. Manipis. And from now, talagang sobrang kapal na mga hibla niya. Okay. Na never ko na-experience growing up kasi sobrang maninipis yung hibla ko growing up. Oh, naabutan pa kita kasi nung na-meet kita before, may hair ka. Pero sobrang nipis nga. So ngayon, buo na siya eh. Buo na yung, at saka mahaba. Hindi na siya nag-ano din, hindi malakas yung hair fall mo. Hindi na. At saka alam mo, Miss Abby, parang naging big thing yung paggamit ko din ng Novu hair sa pagiging natural na black niya ngayon at saka sa pagiging makapal talaga ng hibla niya. That's great to hear. At dahil dyan, huwag ka mag-alala, magkakaroon ka ng bagong... Magdadalan ka namin ng Novu hair for women, 'di ba? Mas sakto, mas ma-enjoy mo siyang gamitin. But ang napaka-inspiring ng iyong story kasi hindi lang siya about hope to completely love and embrace yourself, pero it's also hope na may miracles pa pala na pwedeng mangyari, and yung bagay na akala mo never nang babalik, bumalik pa pala. So, nakakatuwa. Yung mga members natin sa Alopecia Philippines, I know you're a board member. You're very active. Ano yung nag-udyok naman sa'yo na, you know, kasi pwede namang onlooker ka na lang eh, taganood ka na lang sa mga activities, participate ka na lang. Bakit naisipan mo to be active when it comes to the Alopecia Philippines group that we have?
Kasi yung Alopecia Philippines, hindi lang basta group yan para sa akin, Ate Abby. It was a family. So once you have a family, yung support system, hindi lang para sa sarili mo. Kung nagkaroon ka ng support system from that family, is kailangan mo ding i-spread yun sa mga family pa ng ibang members. So dahil pamilya ko sila, kailangan nila ng support system from me. Kaya parang, okay, I'll stay active. Kahit na okay na ako, ganyan, I will stay active. Gusto ko pa rin na i-encourage yung iba, maging sandalan din ng iba. Kasi I know the feeling ng nandun sa part nila. Yeah. So parang gusto ko pa rin silang bigyan ng lakas ng loob at suportahan. Katulad ng pagbigay ng suporta at lakas ng loob sa akin ng Alopecia Philippines during the times na down din ako. I love that. Alam mo, kinikilabutan ako ngayon. Nagsasalita ka. Kasi nakakatuwa marinig na, yun nga eh, parang ipapasa lang din natin yung lakas at inspirasyon na nakuha natin mula sa grupo. Kung na-reach na natin yung point of loving ourselves and being able to accept ourselves, alam natin yung pinagdadaanan ng mga nahihirapan pa eh to reach that. So, bilang mga ate o bilang pamilya, tulungan natin sila. And ako na mismo, on behalf of Alopecia Philippines, nagsasabi sa iyo, Jelaine, that we are so proud of you and we are blessed and grateful to have you in our team. You really are such an inspiration, not just to those with alopecia, but for sure, yung mga tao sa paligid mo na nakikita nila yung, kumbaga, lakas ng loob at pagiging matatag mo because nalampasan mo ang iyong pinagdadaanan na condition. So we are very proud of you for that. Okay, we are so happy that you are our guest today. Before we end, Jelaine, I just want to know, meron ka bang mga maipapayo sa mga, tulad nga ng sinabi mo kanina, hindi pa sila ganun kakomportable, nahihirapan pa sila na, kumbaga, tanggapin ang kanilang sarili. Ano yung mga, yung pwede mong i-share sa kanila? Yung acceptance sa sarili natin, hindi naman kailangan biglaan yan eh. Step by step, little by little. Pero alam niyo, pinaka big thing talaga sa akin is yung merong isang Panginoon na nakilala ko sa buhay ko na laging nandyan sa akin to support, to accept, to love me. Na hindi lang yung mga tao, mas biggest yung pagmamahal na kaya niyang ibigay. From that, alam niyo, yung sa sobrang down ako, naging sandalan ko lang is yung Panginoon natin. Kasi no other than that, walang sino man ang kaya makapagbigay ng calmness, ng support, ng pagmamahal, other ng si Lord talaga, yung magiging support system mo. Sa kanya ka talaga makakaano. Yes, family, friends, and the groups, nandyan yan para extra support natin yan. Pero syempre yan, sa sarili natin, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating ipakita sa kanila kung ano tayo. Step by step, magiging yung matanggap natin yung sarili natin, little by little. So, sabi ko nga, palayain mo yung sarili mo sa hawla na ikaw mismo yung may gawa. Amen, amen. Grabe. Thank you for sharing that. Ayan, may mga amen din na nakikita ko sa group chat natin. Sabi ni Ate Viola, amen, miss you all. Sabi ni Miss Eliza Regala, oh, I love you, mama. Sabi niya, Miss Eliza is? Si mommy po, ang mother ko po. Mommy mo, hello po. I think yung anak ko yung may gamit kasi, ayan, hi mama, amen. Ako po, si Siki. So love ka daw niya, mama, sabi niya. Sabi ni Viola, wow, nice message. Congrats, Jelaine. And nag-share din si Coach Ellen, sabi niya, one thing that I love about myself is how I embrace my scars and turn it into stars. Thank you, Lord, for helping me transform. You know, that is so true because once we realize na kaya natin, like what Jelaine said kanina, baliktarin at gamitin yung kahinaan natin, kaya nating maging lakas yon, maging source of lakas yon. And nagsisimula lahat din from the strength that God is able to give us. So sa lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon, yes, it starts with loving ourselves, but we also get strength, love, and grace from God. So thank you, Lord, also for being with us through this journey. At sa lahat po ng nanonood, we are so inspired, Jelaine. Thank you for sharing your story of strength and empowerment
sa ating mga viewers ngayon sa Alopecia Talk. At alam ko, lalo na ngayon, 10th year anniversary po ng Alopecia Philippines. Abangan nyo po, magkakaroon kami ng mga projects and different activities and a grand celebration come September for Alopecia Awareness Month. Jelaine, maraming salamat for being on Alopecia Talk. Thank you also, Ate Abby, for having me here. Thank you po sa TNC. Thank you for all the viewers and sa lahat ng support system namin. Thank you so much. I love it. Thank you, Jelaine. I'll see you soon. Bye. See you soon. Yan po ang ating very inspiring story for today by Jelaine Regala, also from Alopecia Philippines. If you want to be part of our support group, magkakaroon po kami ng March. Meron po kaming Zoom meeting once a month that will be happening this coming March. If you want to know more about that, as well as the different activities that we have on Alopecia Philippines, follow us on our social media accounts at Alopecia Philippines. If you missed some of the past episodes of Alopecia Talk on TNC, may mga replay naman po kami, and you could just go to our website on TNC and our YouTube channel sa Facebook. Nandun po ang mga past episodes ng Alopecia Talk. And again, we wouldn't be able to do this show without Novu Hair Nature's Answer to Hair Loss as well. Check out the new women's variant available on all stores worldwide. Salamat sa pagsama sa ating self-love episode sa araw na ito. And we're really excited because next time, mula sa pagmamahal sa sarili, paano naman kaya when it comes to romantic love? Ano ba ang mga pinagdadaanan ng mga taong may alopecia when it comes to finding the right person for them? We're gonna be finding out more about that on the next episode of Alopecia Talk. So follow us here on TNC and at Alopecia Talk to know when the next episode and who our guest will be. Again, on behalf of Coach Ellen Perez, ako po si Abby Asistio, your host for today. Thank you so much for joining us on Alopecia Talk. See you again next time. Bye! Thanks sa mga viewers!